Magandang araw, Elgin Santos po. Isa po akong CPA at PIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga services na tax cases, services, law cases, SDT handling, mga tax assessment, tax collection, yan, servicing, yung mga ganun na service. How to handle yung mga ano. Pag napunta ka na sa mga WDL, WG, yung mga ganyan. Alam niyo ba yung WDL? Warrant of Restraint and Levy or Warrant of Garnishment. Ibig sabihin, pina-freeze ka na. Pina-freeze na yung account mo. Pina-freeze ang bank account. Ganyan. Hina-handle, ayan, kasama yan sa mga tax services na in-offer ko. In-offer ng easantospay.com. Alright, bago ako nag-start ng lessor, at ano muna tayo, no? Yung tax investigation awareness. Gusto ko muna mag-share sa inyo ng insights tungkol sa tax investigation or PIR law audit. Bago ka mag-bookkeeping na mag-bookkeeping o yung mga tax filings na ginagawa mo, be aware. Be aware tungkol doon sa tax investigation. Kasi kapag katapos mong mag-bookkeeping, mag-filing ng mga tax returns mo, ang bola ay mapapasa kay PIR examiner. Ngayon, yun yung dapat mong katakutan kapag napunta sa kabilang bakod ang bola. Bakit? Ito yun. For illustration purposes, kapag ka nalowa ka, meron kang tatlong stages na dadaanan. So, stage 1, stage 2, stage 3. No? Green up natin into 3 stages yung iba't ibang BIR audit due process. Sa stage 1, ito yung tax investigation stage. It is as if kakalkalin at hahanapan ng butas ang books, documents, records, and tax returns ng business mo. Dito, mahaba-haba yung inaalat ng examiner na pag-investigate sa'yo o yung pag-examine or pag-audit ng mga records mo, no, ng books, documents, tax returns mo, ng mga ganyan. Ang nangyayari dyan, tinitingnan nila yung books of accounts mo, tinitingnan nila yung tax returns mo. Alam mo yun, in-scrutinize nila yon kasi naghahanap sila ng kulang sa pinagbayaran mo. Dahil ang purpose ng tax investigation ay ano, determine the right amount or yung correct amount of taxes to be paid ng isang taxpayer, yung ganyan. During that stage, meron na silang makikita, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. So, dapat may penalty kasi hindi naman nabayaran on or before the deadline. Dahil after the submission, yung audit, di ba? Doon lang na find out. Tapos may mga violation ka, binibilang yan ha, yung mga violation nyo. May count yan, kaya tingnan nyo, pagka sinampahan ng ganitong number, ano, no, 55 counts of ganyang violation. Kasi binibilang nila yon at merong kaukulang, ano yun, no, sanction. Ngayon, after na yan, mapupunta ka ng stage 2. Ito na yung tax assessment stage. No? Under this stage, ano yan, meron na yung, ano na, yung result of investigation na kunenta na yung mga kulang, mga surcharges, penalty, mga violations na ganyan. Tapos nandun yung, ano, nandun yung ipapatawag ka na sa, ano, sa hearing and audit hearing, yung notice of discrepancy. Meron kayong discussion of discrepancy. No? That's the hearing. Ngayon, yan, magre-rebat-rebat kayo. Ibig sabihin, oh, hindi dapat ganito yung deficiency ko. Magdadagdag ka ng dokumento, tapos kukwentahin na naman. No? So, tax assessment is basically yung computation ng mga dapat mapangbayaran, yung mga ganyan. Assessed. Ngayon, kapag ayun, lumagpas ka na dun sa mga, may mga ano kasi yan eh, number of days, may mga ano yan, may mga period lang kung kailan kayo mag-ano, no? Magbabatuhan or exchanges ng ano, ng mga replies, yung mga ganyan. Pagka na, ang pinakadulo nito, yung stage 3, from the tax assessment division, mapupunta ka na kay, yung docket mo, tax docket mo, mapupunta na kay tax collection division. So, ito na yung stage 3. So, in this part, in this stage, mangongolekta na sa BIR ng para sa mga, ano, no, ano nila, kung ano yung amount na lumabas doon sa tax assessment. So, kung wala kang pambayad, hindi ka makabayad, posibleng ipa-freeze ang bank account mo o kumpiskahin ang iyong properties at ipapa-public auction ito. Yan, ganun yung mangyayari. Ngayon, ang, ano, no, may nag- messenger sa akin. Ayan. Ito yung nangyari sa kanya, no? Pina-freeze ng BIR yung bank account niya. Do, maliit lang naman to kung ikukumpara mo dun sa ibang ano. Pina-freeze ang account. No, may problema sila paano nila isa-settle yan. Hindi nga maka-withdraw, na-freeze nga. Ngayon, kung walang ano, walang kaperahan sa bank. Walang kaperahan sa bank. Ang gagawin ng BIR, kukumpiskahin yung properties mo, no? SSDs nila. Tapos, ipapa-public auction yun. Ito, yan. Magpapaskill sila ng notice of sale. Sa BIR, ano, sa mga ADO, meron mga nakatarpaulin na property na naka-notice of sale. Tapos, kung walang pera, walang property, ang gagawin ng BIR, they will go after sa mga business owners. So, ang business owners, sole proprietor para sa mga single proprietorship, mga self-employed, yung mga ganyan. Stockholders para sa corporation and partners para sa partner, ano, no, partnership. So, kayo yung pagbabayarin ng kulang na tax. Pero may mga proseso naman yan. So, attend lang kayo sa mga training-training ko. Dinidiscuss ko doon yung mas thorough explanation ng ano, yung mga tax investigation, tax assessment, tax collection stages. Yan, puntahan nyo ang aking website. Nandun ang mga trainings.
Now, ang ginawa ko, na-create ako ng bookkeeping guide in actual practice online training and workshop. Yung mga experiences ko dyan sa mga tax assessment, tax investigation, yung mga tax collection stages na yan, no, ay ano, no, pinagsama-sama ko ngayon yung, ano, yung mga, ayan, yung mga, ano ko, no, mga napag-aralan ko, na-experience ko, yung mga ganyan. Then, itong bookkeeping guide in actual practice, na-create ako ng apat na variant. Yung B32 for percentage tax seller of services, B33 for percentage tax seller of goods, then B42 for VAT-registered seller of services, then B43 for VAT-registered seller of goods. Now, etong ano na to, etong training na to, ang gagawin natin, ang objective natin in mind, no, is isolve yung stage 1 problem. Iko-cure natin ang stage 1 problem. Bakit cure ka agad, no? During the tax investigation, wala ka doon, hindi mo kaharap ang mga BIR examiners, kinakalkal lang nila yung mga document mo, ini-scrutinize yan, at kinakalculate, nililista yung mga violation, yung mga ganyan. So, ang gagawin mo, make that bookkeeping, yung book entries mo, na nag-withstand ang scrutiny and investigation. So, itong training na to, yun yung i-address niya, yung cure para dyan sa tax investigation. So, magbe-build up tayo ng defenses against audit and investigation. Pareho lang ibig sabihin yan. Layman's term, yung investigation. Layman's term ng audit, ang investigation. Yan. Ngayon, ito ang ating gagawin. Ano? Maging tax-compliant bookkeeping ang ating mga gagawin sa ating pagbo-bookkeeping. In this training, you'll learn what BIR regulations you must learn about bookkeeping and books of accounts. Huwag kang sulat ng sulat sa libro, hindi mo pa pala nababasa yung RRB-1. Eh, bookkeeping regulation yun. O baka mamaya hindi mo alam kung ano yung mga ano, iba't ibang yung NIRC na ano, section 232, baka hindi ka aware dyan, yung mga ganyan. Maraming iba't ibang BIR regulations tungkol sa bookkeeping and books of accounts, yan. Yung as much as possible, kino-cover ko yung mga ano, bookkeeping and books of accounts regulations. So, nilagay ko dyan sa training. What tax jurisdiction sa business transaction goes through? Kasi ganito yan, di ba? May isang business transaction. So, benta lang. Doon sa isang tax jurisdiction, ang tawag niya gross receipts. Sa pangalawang ano jurisdiction, tax jurisdiction, income payment. Tapos, doon sa isa, revenue. Eh, kung tutusin pare-pareho yung mga yan eh. So, ano yung mga tax jurisdiction na yan? Ano yung paano yung pag-journey ng isang ano ng isang business transaction? Dapat naintindihan mo yon. So, what documentations you must know to support your books entries? Kailangan may mga documentation ka, no? Merong supporting document, no? Hindi po pwedeng titingala ka sa langit at yun ang kung ano yung una mong naisip isusulat mo dyan sa libro. Huwag niyang gagawin yun, ha? What you must do to strategize your bookkeeping to establish tax investigation defenses? Kailangan, ano tayo, di ba, kung gera yan, kung, di ba, hindi ka naman, ano, hindi ka magpe-prepare kung kailang nasa gera ka o inaatake ka na. Before ka atakihin, dun ka na gagawa ng mga defenses mo. O kapag ka, kung kailang gera, dun ka gagawa ng defenses, eh, may mali dun. Kailangan before gumagawa ka na ng mga defenses. How to lay out your column headings for each books in a way that it will follow the tax laws? Isa ito sa sekreto na makakagawa ka ng audit defense. Yung headings. Yan, merong basic na kailangan sundan mo. Tapos meron ding, pwede ka pang idagdag. Nandun, may papakita mo yung ano mo, yung mga tax dues mo. Na nandun siya kaagad. So, yan, itinuturo ko yan sa training. Tapos, no, how to establish the purpose and uses of BIR registered books of accounts? Ayan ha, may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang purpose, itong mga books. Kasi sabi sa NOD hearing na inatinan ko, sabi niya, ma'am, tingnan mo nga kung anong ginawa sa ledger, ginawang journal. Ginawang journal. Ay, ma'am, huwag ka sulat ng sulat, sinasabi ko sa'yo, madadali ka. Merong kinasuhan ng isang kliyente namin kasi meron siyang ginawa dun sa mga libro na violation. Kaya yon, ano ka, mag-enroll ka dito sa training para alam mo kung ano yung mga gagawin mo bago ka mag-bookkeeping. No? Have a sample guide so you can map out and structure your chart of accounts according to the tax information of your company. Kasi diba, iba-iba naman ang mga taxpayers, no? Merong servicing, merong merchandising, may manufacturing. Tapos may seller of goods, may seller of services, diba? May percentage tax, merong VAT, may mga VAT registered. Yung mga yakin na consider mo sa paggawa ng chart of accounts. Kaya kapag sa liwa, no? Hindi tugma, doon yung ano, doon sa tax information yung nagawa mong chart of accounts. Sablay ang bookkeeping mo kasi ano yung i-debit credit mo? Eh, ang account title na gagamitin mo sa pagbubookkeeping ay nasa chart of accounts. Kaya yan, ano, may sample guide ka na. Alam nyo ba kung magkano paggawa ng chart of accounts? Nasa 70,000. Pero ito, no, I am giving you yung sample na na-map out ko o na-structure ko na chart of accounts. Depende dun sa variant na nakuha mo. Yung kung ano yung appropriate, may sample doon.
Have sets of pro forma entries for your business transactions. So, ito yun, di ba? May tax jurisdiction sa kambinanggit. Yan. Sa kada tax jurisdiction, ginawan ko ng entry yan. May pro forma entry. Nilista ko dyan. Maraming mga pro forma entry yan. That's why, alam nyo, itong training na ito, ang lagi nilang pina-follow up yung materials. Kasi nakalatag doon, yung mga pro forma entries. Nilagay ko na doon. Ang daming yan. Kumbaga, ilang oras yung training ng pro forma entries na to. Kasi nandiyan yung pinaka-meat, eh. Ang pinaka-substance. Nandiyan yung pinaka-ano. Ano ba yung entry para sa ganitong transaction? Ano yung entry para pagka ganyan ang tax jurisdiction? Nandun. Kasi we are after, ano, diba? We are after na makwenta yung correct tax. Kasi dapat yung ating entry, ano, should stand out or on its own, no? Mawitsan dyan yung scrutiny and investigation. Eto, nandito yan sa mga pro forma entries. How to prepare the books of accounts in a loose leaf format. Yan, tinuturo ko kung paano magpe-prepare ng ganyang ano, loose leaf. At kung paano gumamit ng manual books of accounts, tinuturo ko rin. Yung ang mga diskarte, nagbo-bookkeeping muna sa MS Excel bago magsulat sa libro, tinuturo ko kung paano nyo i-automate yung MS Excel para mabilis kayong makakwenta ng tax computation, yung mga schedules ninyo, at saka yung mga other financial reports. No? Yung iba na magagaling talaga sa Excel, nagagamit itong ano na to, itong automation na ito sa bookkeeping kapag ka, ano, no, yung gumagawa sila ng notes to FS. Experience how a bookkeeper and practitioner would do when rendering bookkeeping services through the workshop. So, ito mismo, kung ano tinuturo ko dito, ito yung ano, ito yung methodology ko na ginagamit ko sa pagbo-bookkeeping. Yung mga bookkeeper ko, at saka yung, tawag dito, yung mga ginagawa ko sa ano, sa, yung mga client ko sa ano, PPM draft. Ito rin yung mga tinuturo ko sa kanila. Yung mga kung ano ituturo ko sa inyo rito. Yan. So, yung mga ano, mga basic ang alam na bookkeeper o mga beginner na accountant, masusundan kung paano to, paano yung pagbo-bookkeeping sa actual practice. Yun, no? Doon tayo sa real-life setting na pagbo-bookkeeping. Kasama yung tax sa real-life setting, di ba? So, wag yung ano, no? Kung alam mo na yung basic bookkeeping, mag-level up ka. Yun. And many more. Yan, ano? Gamitin siyang guide para paggawa ng bookkeeping manual. For more details about bookkeeping guide in actual practice, click the link in the description. Itong training na to ay naka-promo, naka 60% to 75% discount siya. But makaka-save ka talaga ng money. You can get a great deal na sa training na to, no? And again, get started today. Act fast. Where to register? Click the link in the description. Mag-enroll ka na. You may contact us at 0916587-1528 or i-email kami sa ilearn@easantoscpa.com. Pupunta na tayo ngayon sa withholding taxes, sa AWT in particular. Ngayon, anong batas ang nagsasabi na ikaw ay mag-file ng AWT o withholding taxes? Babalik tayo ngayon sa tax code. Ngayon sa section 34. Pakitab nyo nga S34 para matandaan nyo. S34, section 34, yan yung deductions. Yan yung itemized deductions. Ay, hello, pakitab S34. Ayan. Section 34, yan ay deductions. Pakita tayo. Malapit na, dahan-dahan. Ito talaga si Revy. Actually, ito yung ating pupuntahan. Ayan, si additional requirements, letter K. So, ito ang section 34. Ngayon, hindi kayo dapat basta-basta nagde-deduct, ha? Lahat ng inyong deductions, kailangan dumaadaan muna sa, ano, sa statutory provisions ng section 34. Kasi hindi ka basta pwedeng maglagay ng representation expense. Ang representation expense, may limitation yon o may condition. So, nandito lahat yon. Babasahin niyo itong buong section 34. Ngayon, kung gusto niyo further explanation sa mga yan, umattend kayo sa income tax concepts namin. That is V or pwede kayo sa BOD. Ano ba yun? Ito sa BOD. Ayan. Income tax concepts. Nasaan na tayo? Ito yon. Yan, V266, income tax essentials and concepts. And doon ka din i-discuss yung mga limitations and conditions ng expenses. Balik tayo dyan. So, ulit dito. Ito mga ito, B267, 267 plus B268. Yan yung computation na how to compute talaga. Yung mga computation basics. Okay, balik tayo dyan. So, ang hinahanap natin, ito ay section 34. Ayan, nakasulat. Chapter 7, allowable deductions. Section 34, ito yung deductions from gross income. So, yung mga provisions sa mga subsections dito, A hanggang J ata yan.
Yan yung mga conditions or limitations. Basahin nyo na lang. Pag hindi mo naintindihan, attend ka sa akin. Ang haba, no? Yan ang section 34. Dito tayo sa section letter K. Kanina nadaanan na natin. Tagal-tagal. Ayan. Itaas ng konti, baka matamaan sa ready. Letter K, additional requirements for deductibility of certain payments. Ang sinasabi dyan, any amount paid or payable which is otherwise deductible from or taken into account in computing gross income or for which depreciation or amortization may be allowed under this section shall be allowed as a deduction only. Ito ha, ang sinasabi dito shall be allowed as a deduction only if it is shown that the tax required to be deducted and withheld therefrom has been paid to the BIR or to the Bureau of Internal Revenue in accordance with Section 58. O yan, natatandaan mo ito. Section 58 and 81 of this code. Alright. Yung Section 58 and 81, yan yung mga transactions na subject sa certain payments. Ngayon, yung summary niya, nasa 1601EQ. O di, magbukas tayo ng EBIR form. So, magbubukas ako na EBIR form. Nandiyan na ba? Ay, sorry naman. Oh, mag-share ulit ako ng EBIR form. Nasaan na ang EBIR form? Ay, mali. Share, EBIR form. Share. Okay. Ayan, nakikita ba? Laki ang hula. Laki na? Okay. Siyempre, dapat alam mo na kung paano ito pinifilapan, ha? Ngayon, kapag hindi mo ito paalam pilapan or gawin, punta ka sa PTABCP Business Coaching YouTube channel. Marami kung ano doon. Let's sure kung paano ginagamit yung EBIR form. O kaya kung gusto mo ng medyo thorough discussion at meron kang tanong-tanong, attend ka sa sa mga paid webinars namin or trainings. Ang hahanapin natin dito sa list of EBIR forms ay yung 1601EQ. O yan, hanapin ang 1601EQ. O ito yun. Quarterly remittance return of creditable income taxes withheld. Yan. Ngayon, fill up tayo. Okay. Ay, tagal. Nandito tayo. Sa kanyari, punta tayo ng second quarter. Yan. Any taxes withheld para lang lumabas yun. Private, i-click mo yan. Hindi tayo mag-fill up nito. Meron akong gustong pakita yung ATC. Hoy, labas. Ayan. Ito ang mga transactions na subject sa certain income payments o subject sa EWT. Nakikita niyo yung description na yan. Ayan. O, ayan. Marami yan. Yan. Basahin niyo dyan. Baka yung mga transaction ninyo ay subject pala sa EWT. Ngayon, kapag hindi nyo siya, hindi kayo nakapagbawas ng EWT o hindi kayo nakapagbayad ng EWT, hindi masasama sa OPEX yung inyong transaction na yun. I-disallow ng BIR. Kaya tignan mo kung baka yung transaction na yun inandyan. So, dapat alam mo rin yung ATC. Kasi itong ATC, importante yan kay BIR. No? Kailangan correct daw yung ATC na ma-pick up mo para sa kanya. And then, ito yung tax rate ng EWT. Mabilis lang, compute yan ang EWT. So, yun lang. Hanapin mo lang yung tax base, tapos i-multiply mo lang dito sa rate. Ma'am, ano yung tax base? Again, ang tax base depende kung ang binili, kung ano, no, katransact mo ay vat-registered or non-vat-registered or percentage tax-registered. Magdadema tayo mamaya. Halimbawa, ang ating transaction ay umuupa tayo, rental. Ano ang rental? WI-100 yun. Ito, ayan. Kanyari, ito yung transaction mo. WI-100, ang I, ibig sabihin, ito yung W is withholding, tapos I is individual. Then, 100 is yung code. So, rentals on gross rental are leased for the continued use or possession of personal property in excess of 10,000 annually and real property used in business which the payer or obligor has not taken title or is not taking title or in which has no equity. Poles, satellites, transmission facilities, and billboards. Yan, ang pumapasok sa rentals. 5% daw. Ngayon, kapag umuupa ka sa non-individual corporation, WC naman yon, WC-100. Ayan, nakikita mo, C is corporation. Kaya siya, C, that's corporation. Ibig sabihin, non-individual yon. 5% din siya. Pero, be careful with the ATC. Kasi, ano dito, si BIR, ano siya rito? Keen. Ibig sabihin, observant siya dito sa ATC code. Yan. So, 5% din yun. Ngayon, yun yung natatandaan mo. Paparit mo yung ano na yun, yung 16-0, yung code, itong ATC na yun. Para makita mo yung guidance mo. Okay, laaalis tayo sa, magbubukas tayo ng, Excel, MS Excel. May MS Excel na kayo.
MSSN. Example, paano ka ba magko-compute ng EWT, ano ang tax base ng EWT? Di syempre, kung ano yung ano mo, income payment, yun yun. So, an example natin, rental. Eh, minsan ganito, di ba? Na-encounter nyo ba? Ito, type, ano ha? Type number, ano lang ginamit natin last time? Number 3. So, number 4 na yung kasunod. Meron ba kayo na-encounter na, kunyari, ang ano nyo ay 15,000 ang inyong rental. Pero, ayaw magpabawas nung ano, lessor. Kayo yung lessee, yung nagpapaupa. Sabi niya, hindi. Yung 15,000, ibayad mo sa akin ng buo. Huwag mong bawasan na kung ano-ano. Diba, EWT. Ma'am, kailangan ko daw po magbawas ng EWT para maklaim ko yung expense. May mga ganun ba kayong na, ano, net of taxes pala yung pinag-uusapan tapos hindi kayo aware na net of taxes. Type nyo nga yung number 4 kung meron na kayong narinig na ganun o kayo mismo naka-encounter ng ganun. Ayan, meron mga naka-encounter ng ganun. Ngayon, sa mga pakikipag-transact ninyo, kasi importante to, dalawa ang tatamaan na tax. Ayan, ayaw makita ng dalawa kong daliri. Ayan. Dalawa yung tatamaan na tax. Ano yung EWT at saka yung DST. Ito, ano yung documentary stamp tax. Kailangan malinaw sa usapan ninyo, nagpapaupa tsaka umaupa, net of taxes ba yung 15,000 o kung ano man yung babayaran na ganyan. Kasi, pagdating, kapag hindi malinaw yan, matatamaan yung entries ninyo, journal entries ninyo, sa bookkeeping ninyo, at saka yung i-declare ninyong income tax sa EWT at saka sa inyong expense, sa rental expense ninyo. Kasi kapag yung 15,000, dineclare mo lang as rental expense. Tapos ang understanding pala na umuupa, malinis na yung 15,000. Basta ibigay mo sa akin buo 15,000. O di ikaw, nag-underdeclare ka ng rental expense. Kasi yung rental expense, neto na yung 15,000. So ibig sabihin, dapat, ano yun, i-determine mo yung income payment na equivalent nun. So 15,000 is not the rental expense, but only the cash to be paid doon sa umuupa. Kaya paano yun? Paano ko kakwentahin yan? O, di ba? Ngayon, dyan papasok. Ano ba yung katransact mo? Percentage tax registered pa siya? Ay, kapag ka umuupa kayo, lalo na in business, ha, i-require ninyo yung COR ng inyong ano, umuupa, yung inyong lessor. Wag na wag kayong uupa doon sa hindi kayang magbigay ng COR at saka ng resibo at saka ng ano, ng tawag dito. Nabanggit ka na, no? COR resibo. List of contract. Kasi yung mga yan, ang kailangan for you to claim the rental expense. Kapag absent yung tatlo na yon, good luck. Dahil i-disallow ng ano yan, ng BIR. So yun yan, kailangan, ano yan, no, naka-attach na sa inyong mga ano, disagreement. Yun yan. At saka malinaw kung yung amount to be received ay net of taxes o gross. Yun yan. Halimbawa, silent, eh yan, hindi niya alam yung mga ganyang bagay. Paano mo ngayon i-determine ang income payment? Ngayon, ikaw na accountant, bookkeeper, dapat alam mo yung journal entry ng rental transaction. So, ikaw ngayon, yung point of view mo ay buyer. So, dapat alam mo kung ano yung journal entry sa rental expense ninyo. Kasi yung rental income dun sa kabila. Ang concern mo ngayon, yung rental expense, journal entry. Baka hindi mo alam yung journal entry. Ngayon, ang mga tawag dito, no, ngayon kasi nag-e-evolve ang bookkeeping. Meron ang gumagamit ng income tax basis na bookkeeping at or yung tax compliant bookkeeping. At saka, meron ding iba ilang grupo na gumagamit ng PFRS bookkeeping. Ito yung pinag-aaralan sa school, yung 5 years, o kaya dun sa NC3 test. Ngayon, meron sanang magtuturo ng income tax basis bookkeeping o tax-based bookkeeping. Kaya lang, hindi natuloy dahil sa pandemic. Meron dapat magpa-pilot ng school. Dahil sa pandemic, hindi siya natuloy. But anyway, unahan ko na. Ganito yun, no? So, ano ang ating journal entry? Dapat ang journal entry merong debit at credit. Nagtuturoan ng bookkeeping. Ito yun. Itong ituturo ko. Ito yung madalas na ano, dispute na pinag-ano, na hindi nila alam kung paano i-resolve. Ano i-declare na income payment? At saka ilalagay sa resibo. Ano yung amount na dapat na ilalagay sa resibo? Okay. Manahin natin na katransak mo ay percentage tax or non-VAT. So, ikaw, kanyari, ay umuupa sa isang non-VAT entity. So, dapat alam mo yung debit at credit niya. Ngayon, regardless yung tax accounting bookkeeping na o yung PFRS bookkeeping, ganito yung entry mo, di ba? Kung ikaw ay tax bookkeeping ka, VAT not qualified, pag PFRS bookkeeping, ang tawag nila dyan ay rental expense. Yun yun. Yun yung mga account type nila. Pero sinasuggest ko sa inyo, kumuha kayo ng bookkeeping guide in actual practice. Nandun yung mga entries. Tapos, walang VAT input, di ba? So, ito yung iyong debit. Yung iyong credit ay
Kaya cash na to na, ano naman to, diba? Servicing, so official receipt ang inyong document. Dalawa yung account title na kagamitin nyo. So, yung cash na binayad mo, sa yung CWT o EWT account, alright? I-spell out nyo, ha? Expanded withholding tax. O income payment withheld. Yung tumagamit na kayo, payment withheld yan. Yung tumagamit ng tab. Accounting bookkeeping yung tab. Ako, mas gusto ko yung ano, tab. Kasi na, ano, eh, nahihimay yung tax juice. Alright. Ngayon, ito ang debit at credit. May debit tayo, may credit dito. Okay. 15,000, kunyari, yung rental, net of taxes. Okay? Ganun natin. Ngayon, neto ito. Paano ko kukompute ang income payment? So, dito sa mga accounting title mo na to, dito ko nga ilagay. So, ito ang, ito yung account mo, no? Account title mo yan. Account or title. Yan. Ano ang income payment? Sa tatlong account na yan. Sandali ha. Insert ko lang to. A1, A2, A3. Okay. Ang A1, ay bakit hindi ganun? Naguling, sorry. Kasaya ng tab ha. Siguro a few minutes na lang ang lagpas natin. E, tapusin lang natin to kasi ito yung maganda rito eh. Yung pag-determine ng ano, income payment. Pakita pang A1, kung ang sinasabi mo na ang income payment ay yung rental expense or VAT not qualified, A2 kung cash or A3, yung payment withheld or EWP. Ano yung basis na income payment dyan? Kasi baka hindi mo naintindihan yung income payment, mahirapan kang computing ng EWP. Kasi ang EWP ay income payment multiplied by EWP rate. Okay, ngayon pakitype ang A4. Kung sa tingin mo, hindi ka sure kung alin dyan sa mga yan ang sagot. Alright? Okay. Ay, ang galing ni Sir Boyet. Ano si Sir Boyet? Okay. Thank you, Sir Boyet. Okay. Now, ganito siya. Ngayon, ang sasabihin mo nalang sa sarili mo, less or evil, alam mo yung cash. Ang cash, ito yung babayaran mo. So, ibig sabihin, hindi siya yung income payment. Alam mo rin yung EWT. Yan yung i-remit mo sa government. At hindi yan yung income payment. Sa tatlong yan, ang natitira ito, malamang-lamang na si iwan ng income payment. Given na you know kung ano itong dalawa na to. Okay. Ngayon, ang nandito ay 15,000. Yung 15,000, ang sinasabi niya, yun ang cash na ibabawas mo, ano ibabayad mo. Diba? Eh ngayon, ang fill in the blanks mo, ito. Ano to? At saka, ano ito? Hindi mo alam, di ba? Kasi sinasabi nila sa accounting, sa bookkeeping, na ang debit ay equals to credit. So kapag ito, isasum mo, itong entry ni debit, tapos itong entry ni credit, dapat equal yan. So kapag pag itong si debit, minus mo yung kay credit, dapat ito ay zero. At kaso hindi nagsi-zero, anong gagawin mo ngayon? Math tayo. So, actually, ganito ang board exam. Ang board exam, may math. Paano ka malalaman ito at saka ito? Alam mo ngayon, di mag-hypothetical ka. Ano yung hypothetical? Ang hypothetical, alam mo ang porsyento, equivalent percentage ng mga yan. So, alam mo na ito, si payment withheld ay 5%. Sinabi kasi, di ba? Sinabi ng tawag dito. Sinabi dun sa 6.0 EQ, 5% ito. O, diba? Ngayon, lumalabas, kung ito ay 5%, malamang-lamang, ito ay 95%, itong cash. Kasi, ang supposed to be naman rin tatanggap ng isang ano, umuupa, kung walang EWT, yung dalawa na yan, diba? Ay, kaso nga nag-withheld ang EWT, tinanggal. Tinanggal ang EWT. So, lumalabas ngayon, ito ay 95%. So, kung i-add-add ko to, ay 100%. Diba? So, kung 100% yung total dito, dapat itong kabila ay 100% din. So, malamang, yung total nitong dalawa na to, yun dapat yung total nito. O, ngayon, paano mo malalaman ngayon yan? Ang gagawin mo, yung 15,000, i-divide mo ngayon sa 95%. O,
So dapat ito ay magiging 100%, di ba? So isasum natin yan. Wala naman siya. Ayan. Dapat yan ay magiging 0%, no? 100% minus 100% dapat 0% yan. Kasi debit ay equal sa credit. Now, alam mo na to ngayon, di ba? So meron ka tayong difference sa 789.47. O pwedeng ilagay mo na to dito. Yan. Pero alam mo naman na 5% ito. Na nito. Ang 5% ay binabase sa income payment. So, ang sinabi natin kanina, ang income payment ay ito. So, ito ay equals to 5% nito. Oh, zero ka na. Yung debit at credit mo ngayon ay equal na sila. Zero na yon. So, ang income payment na ilalagay mo dun sa 2307 at saka sa pop mo ay ito. Ha? Itong amount na to. Yan. Tapos, ang i-withhold mo ngayon, itong 789. 789.47. So, ang napupunta ngayon sa iyong ano, binabayaran, inuupahan, 15,000. Pero ang dideclare mong expense, nalilitaw sa OPEX, ay ito, sa 15,789.47. Okay, nag-gets ba yan? Nasundan? Nakitype ang number 5 kung nasundan yon. Kasi kung hindi nyo nasundan, baka hindi nyo rin masundan kapag ka ang basis niyo ay, ano, bat percentage na, bat registered naman yung katransact nyo. Okay, yung iba, nagugutom na. Konti na lang po ah. Yung iba ayaw na mag-type, nandiyan pa ba kayo? O sige, bibilisan ko na lang. Okay, now, yung VAT, itong isa, no? Ang katasak na naman ay VAT. Dito ko na rin na ano yun. Sorry. At alam mo na yung entry mo, di ba? Ang entry mo, alam mo dapat ang yung debit at credit. Ang dalawa yung accounting niya, no? VAT input. Kasi ito ay VAT services. Kasi services yun. Yung lumagamit ng VAT services yung mga tab, tapos ito yung PFRS, bookkeeping yung rental expense. Now, ang given ay yung 15,000 lang. Sabihin natin yung 15,000 yun, no? 15,000 yung inyong neto daw ng lahat ng tax. Again, gagawa tayo ng ganito, yung debit at credit. Copyin nyo lang natin. Ay, hindi pala. Tapos ito yun. Kakunin natin yung isang. Ay, pwede nyo natin diretso pa rin yun. At ito pa ganyan. Kasi yun kung ano yung napipikapin naman din. Tapos ito. Diyan tayo. 15,000 daw ito. Ngayon, alam mo na ito ay 5%. Ito, alam mo na ito ang 100%. Itong inyong income payment, itong VAT services or rental expense. Alam mo na yan ay 100%. Pero sabi kasi sa VAT, papatungan mo ng 12% para makompute mo yung input tax. So, lalabas na itong debit mo ay 112%. Ngayon, alam mo na 112% yan. So, i-add up mo itong dalawa, di ba? Yan. O, lumalagpas na ngayon kasi may 5%. So, dapat 112% din ito. So, ito, ima-minus mo yung 5%. Minus ito. O, di, lalabas niya yun na itong 15%, itong 15,000 mo, siya yung equivalent to 107% kasi dapat equal ang debit at credit. So, alam mo na ito ngayon. So, by doing this, makakuha mo na ito. Kung ito ay 100%, again, yung formula mo equals, i-divide mo lang ito. Ay, ito, 107%. So, yun na siya. Tapos, ito, alam mo, itong pinaka-base mo, itong income payment, alam mo na 12% yan. Multiply mo doon. So, alam mo na ngayon. Tapos, ito daw ay, yung EWT ay equivalent sa 5% nitong income payment mo. O, di multiply mo ngayon doon. O, ayan na, na-zero ka na. Alam mo na ngayon na ito yon. Alam nyo ang, ano, ang nagiging problema, di ba sa resibo, ito lang ang binibigay. Itong amount lang, 15,000 lang nakalagay. Ngayon, ikaw, na bookkeeper, ang challenge sa'yo, paano mo malalaman yung VAT services na i-declare mo sa SLS o kaya SLP? Kasi at tapos yung VAT output tax or input tax equivalent niya. Kapag ka nagkamali ka sa ganyan, pwede yung na-overstate ka or na-under ano, state or na, ibig sabihin na sobrahan na nabawasan na yung dinideclare mo sa yung ano, tax return. Kaya, yung gagawin mo ngayon na tip, gumawa ka ng entry at gumawa ka muna ng mga hypothetical na gano'n tapos saka ka mag-compute. So, math talaga siya.
Nagets na? If you learn something in this video, let me show how can I help you more. Andito tayo sa ating website. Stay in the loop, get notified about the latest Philippine payroll, tax, accounting, bookkeeping, consulting, and productivity releases, newsletters, and updates. Plus, kapag nag-opt-in ka, get your free revenue regulation RRB-1. Ito yung the Bookkeeping Regulations as Amended digital copy. Ang RRV-1, ito ay isa sa mga issuances where yung revenue officials, VIR examiners, refer to when they are checking whether your business is complying with its tax obligations, when they are verifying your annual inventory list or AIL compliance, when they are inspecting your books of accounts, when they are verifying your documentations and bookkeeping compliance, when your business is under tax examination and investigation, and many more. Yan, ipasok lamang ninyo ang inyong name, then your email, and hit itong yes, notify me, and I want to download my copy button. Then after nyan, ay magpo-proceed kayo sa download page. And then, pagkatapos nyan ay i-close nyo ito, no? I-click ang close. Yan. Pagkatapos mong ma-click ang close, mapupunta ka sa easampo.cpa.com na website. Yan. Mag-navigate ka lang dyan. Nandyan yung aking mga services at saka ano ba yung wire hire and engage me, wire hire and engage us, ano yung mga sinasabi ng iba't ibang, ayan, ano yung mga testimonial nila, what they say about us, ano yung sinasabi nila about me, yung mga ganyan, and how can I avail your services, ayan, mag-click ka lang dyan. Navigate my website. Kung gusto mong umattend or alamin ang mga seminars and workshops namin, just click this one, yung menu, just click the seminars and workshops menu, at mapupunta ka dito, ayan, may iba't ibang klase kami, webinars, workshops, seminars, mga ganyan. Merong live webinars, may video on-demand online training. Ang pinakaiba ng dalawa, ito, via Zoom ang live webinar, ay via Google Meet or kung ano yung available na software. Ayan. Yung mga updates, theories, mga concepts, mas maganda dito kasi live webinar ang attend. Ayan, kung meron ka itatanong na gusto mo kaagad ng ano, sagot, nandyan sa live webinar. Dito naman sa video on-demand, yung mga updates, sinidiscuss din dyan. Pero more on, ano ka, kapag kayo may workshop, yung may mga activities na tayo, no? May mga tasks, may mga activities na gagawin, dito ka sa video on demand, online training, umattend. Dahil mababalik-balikan mo yan within your access period, meron niyang lifetime access o kaya super saver access. Doon ka sa, ano, no? Sa pinaka-super saver. Talagang sobrang tibid kapag ka sa super saver at yung access mo. Sa super saver, at least makakalimang beses ka. Depende sa sipag mo. Pero kung makuha mo ng tatlong beses na babalan dyan, na-try mo sa workshop, okay na yun. Kasi ganyan naman talaga, di ba? Familiarity. Kapag na-clinic mo si live webinar, dyan sa Learn More, dito ang punta mo, nandyan yung aming mga schedules, no? Bisibisitahin mo siya kasi I give free webinars. Ngayon, kapag ka gusto mo ng video on demand, ano yung mga tinatraining doon, i-click mo si Learn More, dito ka mapupunta. Yan. Ako nare-recommend ko na, ano, mag-attend-attend ka dito sa, or mag-enroll-enroll ka dito sa video on demand. Ang mga tinuturo ko more on, ano, actual experiences yung sinishare kong insights, eh, mga knowledge, kung ano yung nakukuha ko sa DOJ hearing, mga VIR hearing, mga pag-handle ng letter of authority, ng subpoena du sestecum, yung mga ganyan. So, mas, ano ka, mas makaka-build up ng mga tax investigation defenses. Makinig-kinig kila kasi minsan, ano, yung masyado ko madanggal. Nasasabi ko kung ano yung mga dapat yung gawin. Mga hacks ba, mga tips, ganyan, para, ano, maayos yung inyong bookkeeping at saka tax filing. Yun. Ngayon, halimbawa, gusto mong mag-avail ng services. Ito, i-click mo to. Pagka-clinic mo yung services na yan, dito ka mapupunta. Yan. Ganyan. So, ito yung aking iba't ibang services. Ano mong i-recommend ko? Ano i-recommend mo? Ito, yung FMAS, ang i-recommend ko. Kung gusto mo ng monthly retainers, ang monthly retainers na mas kinukuha sa akin ay itong Financial Management Advisor Services or FMAS. Lalo na kapag ka ikaw ay merong bookkeeper, meron kang bookkeeping section or accounting section, o meron kang staff dyan. Ginaguide ko sila. Kung, di ba, sa company merong chief accountant, okay, accounting manager, accounting head, accounting supervisor, yun yung role na ginagampanan ko dito sa, ano, sa FMAS. And I also do some random, ano, tax audit, o yung tax profiling, o kaya tax proofing, para mas nakikita mo ano pa ba yung mga, ano, dapat mo i-comply. So, parang merong, ano, no, merong pinagre-reportan. Merong, ano, napagtatanungan yung, ano, staff, or accounting staff, or bookkeeper, yung mga ganyan. Pero meron din naman akong ano talaga, tao na humahawak ng bookkeeping. Ito yung mga book entry preparer, tax preparer, yung mga ganyan. Yan. I do ano din, no? Audit. Nag-audit din ako. Yan. At saka payroll computation. Tax case handling, LOA, SDT, notice of discrepancy, hearing, mga ganyan. Alright, we are about to end. I love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below.
If you have questions, please leave them in the comment section. I'll try to answer them or feature them in my Q&A series videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTABCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my other videos.